kapag wala pa ang guro sa silid-aralan. Magulo at maingay ang mga estudyante. Pumipigtas kami ng palihim sa mga pahina ng notebook ng aming mga kaklase. Nilalamuos ito at ibinabato sa mga nakatalikod na estudyante. Kapag tinamaan na ang aming pinupuntirya at dumingon ito sa amin, nagpapanggap kaming mga inosente upang iba ang mapagkamalang suspect. Kay sarap maglaro sa loob ng silid-aralan, ngunit tila ba gumuguho ang aking kasiyahan sa tuwing nakikita kong paparating ang aming guro para magturo. Parang gusto ko na lang umikot ang aming oras sa paglalaro, ngunit wala akong magawa. Okay, class. Please stand up and let us pray. Ninyang madalas pang bungad ng aming guro bago magsimula ang klase. Sabay-sabay kaming tumayo. Isang estudyante ang sumigaw ng malakas. Ma'am, ang baho po. May umutot. Nagtawanan ang lahat at agad na nagtakip ng kani-kanilang ilong. Nakaramdam ang aming guro na tila di lang basta amoy ng utot ang umaalingasaw. Nanatili pa rin nakatayo ang lahat at nakatakip ng ilong, samantalang napansin ng karamihan ang isang batang lalaki na di bumabago sa kanyang kinauupuan. Siya si Erwell, ang batang namumula at di makatingin ng diretso sa aming mga mata. Nilapitan siya ng aming guro at tinanong kung bakit di ito tumatayo. Ngunit walang response na nakuha si ma'am. Nagbulungan sa loob ng klase. Mula sa patilya ng buhok ni Erwell ay gumuhit pababa ang pawis hanggang sa ilalim ng kanyang panga. May ilang nakapansin sa suot na salawal nito. Tila may nakabukol na misteryosong bagay sa bandang gilid ng kanyang puwitan. Hayun na nga, nailabas pala niya ang kanyang sama ng loob. In short, natae. Sa pangyayaring ito'y nagtawanan sa klase. Agaw pansin din ang malakas na tawa ni Lunar, ang batang pisoy na may mababaw na kaligayahan. Kinabukasan, bakante ang upuan ni Erwell. Siguro'y dulot ng kahihiyan dahil sa nangyari kaya absent ito. Nagturo naman ang aming guro tungkol sa pagmamalasakit at ipinaunawa sa amin ang kahalagahan ng pagmamahal at pagrespeto sa aming kapwa kamag-aral.